kakalangkit sa kalooban. Inyong siya'y makakakamtan sa tamang tumpak na kaparaanan. Halina kayo mga minamahal, magnilayat, magkulay, magtanto ng tuwiran. Bawat araw may masyahan upang ang kagalingan kamtin nyo ng tuwiran. Amay huwag nyong kalilimutan, panaligan nyong siya ay buhay. Halina kayo mga minamahal, magnilayat, magkulay, magtanto ng tuwiran. Bawat araw ay may nakaraan sa anak niyang minamahal na di kailanman mapaparam. Tuwirang siya ay buhay, may handa at nakalaan sa inyo na mga nabuhay na nilalang ang tawag niyan. Kaya halina mga minamahal, magtanto ng tuwiran. Alalahanin mo, ikaw ay tao, bumuhay sa'yo, Diyos na totoo. Kaya't kung ikaw ay may pananalig, lalakas ang iyong loob. Buhay po bang Diyos? Buhay po bang Diyos? Pagpalain kayo. Buhay na buhay ang Ama. Buhay na buhay nga po ba? Talagang sa bata man may matapang ano, malakas ang loob. Ayan, sarado eh. Buhay po ba ang Diyos? Ay, sarap makinig mamaya. Alam niyo po, ako'y nagpupuring walang hanggan sa Panginoon. Sapagkat alam niyo po ba ang aking pampatulog? Yung mensahe na yan. Magising makatulugan ko yan eh. Napakatindi naman talaga na abay katagal nang salamat sa mahabang ba yan? Battery malakas. Matagal bago malobat. Abay magdamag. Magsisimula po ako ng limbawa ay humiga ako ng 11, ano? Ba, pagising ko, maandar pa ng 2. Hindi ko papatayin. Ba, pagising ko, alas 5, maandar pa. Sabi ko, Ama, kung masusumpungan lang ng tao, ang kaginhawa ng kalooban, ang paraan ay salita mo. Ang kapayapaan ng kaisipan, ang paraan ay salita mo. Ang katighawa ng kalooban, ang paraan ay salita mo. Kaya totoong nagbibigay buhay pala ito. Buhay po ba ang Diyos? Kaya po sa inyong lahat, bigyan ninyo ng puwang. Kahit hindi po yung salitang mula dito. Kahit hindi yung salitang mula dito kung ayaw nyo ito. Subalit maghanap kayo ng ibang mabuti. Ba mamaya eh, kaya lang nagsasabi. Saan mo kinaya? Diyan ah. Oh, ikaw po. Ayoko na po. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ano kaya't singilin ko kayo 20-20? 20 sa'yo? 20 sa'yo? 60 na pala dito. Eh, bakit po hindi man ako pasyente? Kasama lang, eh, nakapasok ka. Buhay ba ang Diyos? Baka po tayo magkasugay. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Dahil may Diyos, siyang nagbabayad sa ginagawa mo.
O kayo, nagutom na ba kayo? Mahal agad. Ginutom ba kayo? Oo. Oh. Saan kayo gutom? O mga choir, nagugutom ba kayo? Kayo ba nagugutom? Eh, sa mga kapatid, hindi kayo nagkukulang. Ah, mayroon kayong kulang. Buhay po ba ang Diyos? Hindi pala kayo nagkukulang, hindi dapat nandito kayo araw-araw. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Mamahal, napakabuti po ng Panginoon, ano? Alin po ba masarap? Manood ng sini o yung ganito? Nako, huwag niyo po sasabihin yan, baka magalit sa akin ang sinihan. Buhay po ba ang Diyos? Saan po masarap? Nako eh, kahit di na ako sasagot, baka ako noon na naman sabihin ni Apo Kunching. Sa mall o dito? Oh. Eh, pagkatapos niyo dito, punta kayo ng mall. Buhay po ba ang Diyos? Mamahal. Lahat po na yan, eh, hindi naman masama eh. Kaya lang po nagiging masama kung hindi na ginagawang tama. Katulad ng panunod ng sine, kahit hindi tama ay pinapanood mo. Pagkatapos mo naman pinanood, dumingisip ay nasa sa'yo. Kaya kung ano-anong minimithi mo, buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Oh, ano pa, ano pa, ano pa? Gusto mong nagpupunta sa mall, naglalaway ka lang sa mga nakikita mo, wala ka naman pambili. Ang sabi mo'y nagpapalamig ka. Kaya tuloy, nagkakasala ka. Eh, di magpalamig ka, magpahangin ka o kasarap ng hangin. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Pagkatapos habang nandun ka at nagpapalamig, mabuti pa sila, may pera. Mabuti pa sila, nakakabili. Mabuti pa sila, may ganun. Mabuti pa sila. Puro ka mabuti. Eh, kung di ka pa naman nagpunta dun, di wala ka nakita. Buhay ba ang Diyos? Nako, ang tao nga naman, siyang naghahanap ng kasalanan. Kaya yung mata niya, ang unang nabubulok pag namatay. Buhay po ba ang Diyos? Moho, sabi ng tao. Oh. Oh, magaling ka na. Nako. Hindi ka pa magaling. May sakit pa po ba kayo? Kayo may sakit? Aba, pag may sakit kayo, hindi na kayo gumaling. Buhay po ba ang Diyos? Ikaw ba may sakit? Ha? Natakot, wala na daw. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Eh, nawala na yung pinatayo dito. Sabi ko na nga ba eh. Pero alam niyo po, may ibang sakit yun, hindi ang stroke niya. Kaya hindi yung stroke niya ay kamamatay niya. Pero hindi ko na dapat sabihin sa inyo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Mamahal kay buti ng Ama, kay dakila niya. Kung tao kang mapagmagaling hula-hula, tama-tama, hindi ka mahihiya. Subalit kung tao kang hindi nagmamagaling magalingan at ang gusto mo'y ang Diyos ang manahan, eh, hindi mo gagawin hulaan ng sinuman. Buhay ba ang Diyos? Mamahal, sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, sapagkat ang buhay ay pahiram, gawin niyong makabuluhan. May tanong po ba kayo? Wala. Ayan, gamot sa diabetes yan. Alin po? Ay, yung mga narinig mo. Na nakakatawa ka. Nare-relax ka. Sabi ng iba, eh, hindi na eka ako mag-exercise. Hindi eka ako mag-jogging. Nag-exercise na eka ako sa kalalaba eh. Iba yung nag-exercise na nakatawa. Kaysa yung naglalaba ka, pinapawisan ka, napupuyasan damdamdamin mo dahil pagod ka na. Kaya puso mo, huwag hihirap. Buhay ba ang Diyos? Naka! Eh, ba't pweka ako? Nung ako'y nag-jogging, na-relax po talaga ako. Eh, siyempre nakakatawa ka eh. Nakakapakipag-usap ka sa mga masayang kausap. Pero kung sumama ka sa mga jogging-jogging, pagkatapos eh, pinag-usapan niyo yung mga problema niyo, eh, kahit na kayo pinawisan, hindi bababa ang kolesterol nyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Aba, di nyo subukan. Kung ako'y sinungaling sa inyo, subukan nyo lang. Mag-jogging kayo. Tapos nag-iinagpis ang puso nyo at puro galit ang isip nyo.
Abay, kahit pawis ka na, hindi bababa ang kolesterol mo. Tataas pa ang presyon mo. Bakit? Walang nalilis. Nadadagdagan dahil sa mutok mo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya, magsigising na kayo mga mahimutok sa buhay. Ano? Pinakamasarap. Kumain ka ng bagungang ulam. Nalalasahan mo. Wala kang dumingisip sa kapwa mo. Wala kang iniisip na kahit sino, kundi ang Diyos ay iniisip mo at para maipahagi mo sa kapwa mo. Sigurado, kahit ngayon 5 pera mo, bukas piso na. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Eh, saan nagmula? Kaya nga pinakikita ng Ama yung hiwaga niya sa napaka-imposibleng gawa. Eh, kung hindi mo pa naranasan yan, hindi ka anak ng Ama. Buhay bang Ama? Hindi kanya anak na nagsisigaw na mabuti siya, pero hindi mo pa pala naranasan yung nagkaroon ka na hindi mo hiningi. Hindi mo ninakaw. Hindi mo inutang. Hindi mo hiniram. Instant. Nagulat ka pa. Buhay ba ang Ama? At siya ng Ama. Kung paano nagpapakabuti ka, yung ginawaran mo ng kabutihan ay hindi ka ginantihan, may nakalaan para sa'yo. Kaya huwag mo silang sumbatan. Patuloy mo silang gawan ng kabutihan at patuloy naman dadaloy sa'yo ang kabutihan niya. Buhay ba ang Ama? Ang hirap sa tao, ginawa kita ng mabuti, di ba ako sino? Ba, huwag ka nang gumawa. Sigurado mahirapan ka lang. Kaya ako, sabi ng Ama, Constancia, kung lalabas ka sa kanila at magmamagaling ka lamang, diyan ka na lang, papahiya kita. Ay, huwag po. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mamahal, mga mahal, tandaan po ninyo, napakahirap dayain ang Diyos. Napakahirap linlangin ang Ama. Kaya kung ang bawat sinasabi mo ay totoo sa Kanya, nagsimula ka sa wala, hindi mo nawawala sa isip mo't diwa ang mabuti niyang pagpapala hanggang isang araw ang wala'y meron na pala. Buhay bang Ama? Naranasan niyo na ba yan? O sulong, isang araw, sabi mo, gusto ko ng pabango, subalit wala na ako. Biglang nagkaroon, kasi no gumawa? Yun ang totoo. Sapagkat nabasa ng Ama mo, narinig ang puso mo kahit di bumukha bibig mo. Yun ang sinasabing instant na mula sa Kanya. Sapagkat di ka humingi, hindi ka dumulog na pahingi po, kundi sa isip mo lang. Isang halimbawa lang yan. Nakita mo wala kang Colgate, pero hindi ka nagsalita. Anak ka niya, pababayan ba niyang pang toothpaste mo ay asin? Buhay bang Ama? Halimbawa lang po ito. Subalit totoo. Subukan nyo lang. Sugunso-son, sagu-sagunson. Iba-iba pang toothpaste. Eh, paano mangyayari sa inyo yon? Eh, wala kayong hinanap kundi sanlibutan. Wala kayong hinahanap kundi kalooban ninyo. Hindi nyo gustuhin ang kalooban ng Ama. Paano niya mapapakita ang kalooban niya na siya'y totoo tapat sa inyo? Subukan nyo lang. Kapag sinungaling si Apo Kunching, sampalin mo katabi mo. Sino katabi mo? Ang mukha mo. Eh bakit si Apo Kunching sasampalin mo? Kaya hindi nangyari sa iyo yan, hindi totoo ka. Subalit gawin mong totoo, pakikita sa iyo'y totoo ang sinambit ko. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Mga mahal, hindi ngayon gumawa ka, makikita mo na ang ganti. Kaya huwag kang manghinawa sa paggawa mo, kung totoo. Sapagkat habang gumagawa ka, hindi mo namamalayan at hindi mo inaasahan, dahil totoo kang gumagawa, hindi mo iniisip kung ano'y gaganti sa'yo, dumarating lang. Mga mahal, awang katotohanan ang sinasambit ko, subukan nyo lamang. Kapag hindi naganap sa inyo, hindi nga kayo totoo. Subalit kapag naganap, purihin nyo ang Ama, sapagkat nagpakatotoo kayo sa Kanya. Buhay bang Ama? Kaya,
Hindi mo na kailangan magkasalang yung mata, magkasalang kamay, magkasala pa ang paa para kamtin mo kung ano ang iyong nasa. Sapagkat ang ama mong pinaglilingkurang matapat na sinasamba mo, siyang magbibigay sa iyo. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Sumayin niyong kapayapaan, kulang pa ba? Kung kulang pa, punuan mo ng pagnanasa na matutunan mo ang salita ng iyong ama at sa'yo'y ibibigay ang ganap at sapat na marapat di kaganap maghihirap ang loob. Buhay ba ang ama? Makaupo nga, madaya kayo. Alam niyo po, ganyan palang maglingkod sa Panginoon. Sa pananaw ng hindi nakakaunawa, sa'yo narong sabing lukarit ka. Baliw, sira ulo, pero bakit walang sakit? Walang pagdaramdam, walang hinanakit. Naroong pag-isipan kang hindi maganda. Pagbintangan ka kung ano-ano, bakit di ka nagagalit? At bakit di mo sila iniisip? Bakit nga? Kaya masarap. Masarap sapagkat iniba na ang iyong isip. Pero ako naglilingkod ka't yun pa rin ang isip mo sa dating ikaw. Abay, di kita paniniwalaan, sabi ng ama. Kaya dapat pakita ng sinuman na naiba siya. Sapagkat mahirap magbago ng ikaw sa sarili mo ang gagawa. Subalit madaling magbago kung babaguhin ka ng suma sa iyo. Sapagkat tinanggap mo siya, nagpakatotoo ka. Kaya di mo man siya nakikita at walang butot laman, sumayo naman siya. Pagpalain kayo. May tanong po ba? Wala pong tanong. May. Ba, madaya kayo. Ilang araw na yan, ha? Kumanap naman kayo. Pwede ka na. Pwede ka na. Para lumakas ka. Oh, ay, takas kayo ng takas. Buhay po ba ang Diyos? Mamahal, napakasarap po. Alam niyo po, sabi ko sa Panginoon, Panginoon, kahirap nga pala ng ginampanan mo sa mundong ito. Subalit napakapalad ng mga tao noong panahon na yun na buhay ka, na nakiisa sa'yo, at nakasama ka. Sana buhay na ako noon, sabi ko. Sagot po, alam nyo, anak, kung buhay ka na noon, dapat hindi ka ngayon nangungusap. Maaabot nyo po ba yon? Naunawaan nyo po ba yon? Mas mapalad kang nakita nila ako, subalit di ako nadama. Na ikaw na binahaginan kong di mo ako nakitang tuwirang harapan na buhay na gumagalaw, subalit ako'y pinagtiwalaan mo sa isang pagpapatotoo kong ako'y buhay na totoo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya po, tayo pala'y napakapalad kapag kinilala natin ang Panginoon, bagamat hindi natin siya nakikita, subalit nararamdaman po natin siya, kaya niyo palang magbago. Totoong-totoo po. Kaya kapag may kausap po ako, na sinasabi niyang mahirap magbago, hindi po ako makapaniwala. Sapagkat sa akin po'y natupad, hindi ko sinasabing banal na po ako. At hindi ko sinasabing wala na akong kasalanan. Tanging ama lamang po ang nakakaalam kung sino ako at ano ako. Subalit pinagsusumikapan ko po, pinagsusumakitan ko po, na kung ano
ang pag-aatas at hinihingi na dapat kong tuparin sa atas sa akin, lalo na nung nagsuot po ako ng puti. Sapagkat nahiya po ako sa Diyos at natatakot na nang dahil sa ginagawa ko'y napipintasan si Kristo. Samantalang pinangangalanda ka niya'y kanyang kabanalan, kanyang kabutihan. Lahat po tayo ay mayroong gusto at pagnanasa. Eh, sa totoo lang po nang hindi ako ganito, kahit ako hindi sexy eh, mahilig din ako magpa-sexy. Yung usong damit na naka-jeans at nakapatak, eh, mahilig din ako doon. Pero, kapag pala ang isip at damdamin mo'y binago, humahanga ka man sa kapwa mo dahil sexy sila at maganda, subalit hindi mo minimiting maging ganun ka. Sapagkat kontento ka na kung sino ka at ano ang nasa sa'yo. Kaya kahit panguang ilong mo, pasasalamatan mo. Sapagkat alam mo ang Diyos ang bumuhay sa'yo. Ang mahalaga, malusog, malakas ang iyong kaluluwa at katawan. Buhay po ba ang Diyos? Eh, sino po ba yung ayaw pumupunta ng mga mall? Eh, siguro po, innocenting tao yung ayaw sa mall, ano? Subalit, alam niyo po ba, kung mall na lang ang pagkakasalahan, eh, kahit di ka na makapunta sa mall. At pwede ka namang mamasyal ng mamasyal sa mall kung may pera ka. Kaya lang, wag din maging daan. Yung sobra na. Pag-iimbot na po ang tawag doon. Pag nanasang hindi na tama, gastang pulpol. Kadaming nagugutom, tinatapon mo lang dyan, ba't di mo'y pamigay? Tapos sasabihin, maka-Diyos ka. Buhay po ba ang Diyos? Eh, sana naman po ay huwag magalit yung makatotohanan. Nawa naman po ay tanggapin yung totoo. At huwag naman bigyang kasalanan na nagpaparatang nagbibintang eka. Eh, paano pong matutupad ang mga banal na salita kung ililisya natin ang mga salita? Eh, yun po ang nakaakma para maunawa ng balita na mula sa Diyos na dakila. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, mahirap mangaral sa mga kaharap mong hindi totoo kung ano iisipin sa'yo. Sa mga nagpapakatotoo, tuwang-tuwa ang puso nila. Pero doon ako sa natutuwa kaysa doon sa magalit. Ano po? Pero magalit man po kayo, eh wala po ang magagawa. Yun lang ang masasabi ko sa inyong lahat. Sapagkat, wala naman pong masama sa sinunod ko. At walang makasasama sa sinasabi ng sinusunod ko. Ang mahalaga po, nakasunod ako. Kung para sa inyo'y hindi totoo, nasa inyo na po ito. Subalit, susundin ko ang nagsusugo sa inyo. Buhay pa ang Diyos! Buhay pa ang Diyos! Buhay po ba ang Diyos? Kaya, sa inyong lahat, nawa po, maunawa nyo ang layo ng Kristo at layunin ng Ama. Purihin, purihin, purihin ang Ama. Kaya, salamat, salamat sa aking kapatid na, saan ba yun si kapatid? Yan, salamat sa iyo, mahal na kapatid ko. Salamat kahit hindi ka katoliko. Pero dati kang katoliko eh, di ba? Alam ko. At ngayon ay hindi na. Subalit, salamat. Kumilos ang Espiritu, hindi para sa iyong sarili lamang, kundi para rin sa iyong kaluluwa. At pinatotohanan lang na nasa tao yan, kahit ano pa. Kahit ano ka pa. At kung totoong nasa Panginoon ka, at talagang kilala mo siya, kahit ano pa ang kasama mo, kahit anong reliyon sila, dahil iisang Diyos nyo at iisang Kristo, magkakaisa pa rin kayo, hindi magsisiraan. Buhay bang Ama? At yan ang palatandaan. Kapag kaanib mo't kaisa mo kay Kristo,
hindi mo man ka-religion, hindi kayo magsisiraan. Magmamahalan kayo sapagkat yun ang ibig ng Ama. Hinihingi lang ng pagkakataon na yung nasumpungan mo'y doon. Ang natutunan mo'y doon. Subalit yung doon mong natutunan, iisa pa rin ang kaparaanan. Kaya walang siraan. Kaya kapag naninira na, hindi ko na gusto. Hindi na ako maniniwala sapagkat sino magsasabing siya lang maliligtas? Diyos ka ba? Alam mo ba mamamatay ka kung kailan? At alam mo ba kung kailan kanya ililigtas at totoo ka ng ligtas? Wala ka bang kasalanan? Come on. Come on. Buhay ba ang Diyos? Mamahal. Kaya, walang sino mang makapagsasabing tao, ako lang ang maliligtas. Kami lang maliligtas. Sapagkat ang kaligtasan ay hindi niyo hawak. Ang may hawak niyan at nakabibigay niyan, magbibigay niyan, ay ang hahatol sa lahat. Kaya gawin mo lamang magpakatotoo sa relasyon mo sa magliligtas sa iyo. Buhay ba ang Ama? Maging tapat kang makipagrelasyon sa kapwa mo. Magiging matapat kasama mo at Kristo. Tandaan ninyo, kung tapat ka sa kapwa mo, magiging matapat kang totoo. Sapagkat nagawa mong magpakatapat sa kapwa mo, ano pa kaya sa Diyos mo ang di mo magawa ito? Kaya yun ang palatandaan, mga mahal. Kung di mo sinisira ng kapwa mo at ginagawa mo lamang ang kaukulang dapat gawin mo, katotohanang nakilala mo ang Kristo. Pagpalain kayo. Kaya kapag nangusap ang Espiritu, kabuuan, hindi pinatatamaan, pinahahagingan kung sino, kundi pangkabuuan kung sino yon at gustong magbago, mababago. Kung ayaw niya, bahala siya. Magandang umaga po. Sumayin niyo ang kapayapaan. Buhay nga po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya nga sa inyong lahat, may... Kahit wala pong bendisyon, masaya kayo, no? Yan ang dapat manahan sa inyo. Yan ang dapat pong manahan sa inyo. Maging sapat sa kalooban niyo yung mga banal na salita na tinanggap niyo, na pinahalagahan ninyo, na nakadama kayo, na nagmahal sa inyo, na nakapagpabago sa inyo. Sapagkat tandaan po ninyo, 10 beses ka mang gawaran ito, kung wala ka naramdaman, wala pa rin kwenta sa iyo. Buhay ba ang Ama? Subalit kung sa pananampalataya mo, ay mahawakan ka lang, ay gagaling ka, ay gagawad naman sa iyo. Kaya lang, paano may gagawad, nakikipag-unahan ka? Nakikipagsiksikan ka? Naninipa ka pa? Eh, ba't apo nakita mo? Tinanong pa yung apo. Sana sinabi mo na lang, eh, ba't kunching nakita mo? Magandang umaga po. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat si kunching walang nakita. Yung apo na tinanong mo, kitang-kita niya kung paano nung ginit-git kay... Naunay ka ako sa kanya, tapos yun. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Sino ang kinalulugdan ng Ama? Ang taong mapagparaya, mapagbigay sa kapwa. Kaya ayaw mo magparaya. Sige anak, mauna ka na. Yung ginit-git mo, siyang pagagalingin ko. Oh, ano na pala mo? Wala. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, masaya po ang damdamin ng may taglay na kalinisan. Pogi, kumusta ka na? Ha? Masaya ka na? Ha?
Masigla talaga siya at hindi na siya maputla, no? Buhay ba ang Diyos? O ikaw, sister, kumusta ka na? Natatawa ako, sister ng sister. Pagkatapos sinawag ng sister, sister na yan. Sister! Tapos tigismes si sister. Buhay ba ang ama? Mga mahal! Brother! Yung palakabit si brother. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Brother! And sister! Magkabit pala kayo. Masama yan. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Congratulations, mahal na kapatid. Pag-arian ka ng ama. Nawa lahat katulad mo ang isip, ano? Sapagkat, ano ba naman kung pumunta ka rito, nabawasan ba ang religion mo? Ano ba naman kung pumunta ka rito, nabawasan ba pagkatao mo? Ano ba naman kung pumunta ka rito, itatakwil ka ba ng Diyos mo? Kung iisa lang ang Diyos natin, sigurado natuwa sa'yo. Buhay ba ang Diyos? Yun ang totoo, mga mahal. Kaya lang, walang pinagkaiba sa banal na aklat. Ayaw pata. Ayaw patanggap. Ayaw tanggapin. Ititiwalag daw. O, nandiyan po sa banal na aklat yan. Kaya yung mga sumusunod sa Kristo, pag nalaman, tinitiwalag. O bakit? Kung kilala ang Kristo na nangungusap ay totoo. Kung nakilala nila ang batas ni Moises, dapat nadama ang sinabi ng Kristo. Kaya hindi dapat itiwalag, kundi dapat patanggap. Yan ang patutong hindi kilala ang Kristo ng tao, sapagkat di nakilala ang Ama. Kinikilala daw ang Ama, subalit ang Kristo'y hindi. Kung kilala ang Ama, dapat nakilala ang sinabi ng Anak. Ano lang ang naghari? Kayabangan, hindi matanggap na may mas magaling sa kanila. Kayabangan, kataasan, hindi matanggap na may magaling na Hesukristo. Kaya dito sa mundong ito, pag hindi mo tinanggap ang kapwa mo, hindi mo kayang tanggapin mas magaling sila sa'yo. Wala namang magaling na tao. Kung naisip lang ng tao, walang magaling na tao. Walang mahusay na mangangaral. Ang tunay na dakilang mangguguro at guro sa lahat. Hesukristo. Kaya't ang totoo at kumikilala sa batas ng Ama, sa kalooban ng Ama, sa kagustuhan ng Ama, ang salita niya ay kilala. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, pag nagkapanagpo lahat, magkakapatid sa Ama. Kung kapwa kayo iisa na ang damdamin nyo'y kaisa siya, magkakapatid kayo lahat sa Kanya. Kaya ang sino man, maging sino ka man, kapatid mong matatawag. Kaya, sister, brother, isang nyong magulang. Sumainyong kapayapaan lamang. Sadyang ganyan may kanya-kanyang doktrina. May kanya-kanyang batas. Dito walang batas kung hindi ang sumunod ka sa Ama. Walang patakaran dito kundi kilalanin mo siya. Kaya dito walang pirmahan, walang listahan kung sino kasapi. Kung gusto mo halika, kung ayaw mo'y umalis ka. Sapagkat sa batas ng Kristo, lahat kasama ang Anak ng Ama. Lahat may karapatan sa Ama. Subalit, ang totoo nakikinabang sa Kanya. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Ama? Sumainyong kapayapaan. Huwag sakupin ang hindi mo sakop. Subalit kung pumaparito sa iyo, itanggapin mo.
sapagkat ang nakikipamayan sa iyong bayan ay mahalin mo, kaya't maliwanag na totoo kang tao kapag minahal mo kapwa mo, tao. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay po bang Diyos? Nakita niyo po bang dito ay naglista ng kapatiran? Po, yung mga cops, dahil mga cops sila, natural po, tinitingnan yung mga kapatid nilang cops, ano, mga alagad, natural po eh, tinitingnan yung mga, kung sino yung mga alagad na, at mga nawawala, yung nabubuhay, ano po, yung choir, ganun din, dahil kasapi na sila dun sa choir, kasama sila sa grupong yon. Subalit, yung mga tagasunod po, kailanman po ay walang bilang at wala pong patakaran para mag-inquire ka. Kung kinala mong Kristo, tinanggap mo, nagtutungo ka rito, salamat. Kung hindi ka nakadamat, di mo nakilala, umalis ka, salamat. Ganun lang po, sapagkat hindi kumakatawan ang katawan dito para maging gawain, kundi ang kumakatawan dito ay ang nagbigay para may gawain. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya, ang lahat ng may gusto, malaya na pumarito. Ang lahat ng ayaw, malaya na lumisan. Kaya po, ito'y ginamit lamang para mapakilala ang Ama, para pakilala ang Kristo at ang Espiritu Santo. Subalit, hindi para maglikom, magparami, at magbuo ng samahan, magtindig ng ibang relihiyon. Hindi po mangyayari yun, sapagkat hindi ko gustong gawin yon. Sapagkat wala namang maliligtas na relihiyon, kundi ang tao ang ililigtas. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Hindi naman nakatalado sa langit, Katoliko! Ligtas! Iglesia! Hindi. Ay, baligtad yata. Iglesia, ligtas. Katoliko, hindi. Sabi. Ang totoo po niyan, kung sino ang totoo, nakipagtotoo, siyang ligtas. Kahit sino ka pa, tano ka pa. Eh, kahit na born again ka, kung hindi ka naman nababago, tatawag ka bang born Christian? Ama, wala pong paninira, sabi mo. Subalit tinutuwid lamang. Ang tinatawag na born again Christian, yung bagong buhay, yung si dating ikaw, nagbihis ka na ng kanyuan. Nagbago ka na ng kanyuan, hindi na si ikaw. Damit mo mapapalitan araw-araw iba't ibang kulay. Subalit ang tunay na kulay mo, dapat manahan ang mabuti kay Kristo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Oh, kamusta na ka? Jamie Joe, tama ba yung sinabi ko kapatid? Baka maging masama. Salamat. Kaya lang sasama kapag masama ang inabutan na isip. Pero kapag ang inabutang isip ay mabuti, paganda ng paganda yon. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, kapatirang Divine Mercy, kapatid kayo kay Kristo, hindi kayo relihiyon. Hindi ito relihiyon. Kapatid kay Kristo. Yun ang ibig sabihin ng kapatirang Divine Mercy. Naunawaan nyo na po ba? Kung hindi pa, umuwi na tayo. Buhay po ba ang Diyos? Sa inyong lahat, patnubayan kayo ng Ama, Anak at Espiritu Santo, mabuting pag-iisip ang siyang manahan sa inyo, upang anuman ang narinig ng inyong tenga
ay mabuo sa puso niyong mabuti at tumanggap ng kabutihan ang buong pagkatao. Magnilay magbulay sa bawat katagang iniluwal upang matarok maarok niyo ang kalooban ng Ama. Makilala niyo ang kagustuhan niya at pagnanasay kamtin niyo upang ang pagpapala na pang-espiritual na pamumuhay at pang-pisikal ay maghari at kamting lubos ninyo na may kasiyahan, kagalakan, kapayapaan, pag-asang walang humpay, pagpalain kayong walang hanggan. Habang kayo'y nabubuhay dito sa sanlibutan. Nekaramanayana, nekaramanayana, nekaramanayana. Sa inyong lahat, mga minamahal ko sa iba't ibang dako, hindi man kayo ganap na katungo pa sa dakong ito, kayong mga sumusubaybay sa Facebook, sa internet, mga nanonood, nakikinig, nagbabasa ng mga mensahe ng Banal na Espiritu, hindi man nagkakapanagpo't nagkatama pa ang mga mata para magkakilalanin kung ano'y tsura, kilala kayo lahat ng Ama. Batid niya lahat ang laman ng inyong isip at damdamin at kung ano ang inyong layunin at hangarin sa buhay, ilagak niyong lahat ang matapat na pananalig sa dakilang Ama. Doon, mapapatotohanan niya na hindi niyo man siya nakikita, subalit tinatanggap niyo ang marapat tanggapin sa puso niyo, pinalalaya niya ang mga matagal nang nakaimbak, nakatirik na tinik, sakit at dusa ng loob, kaglituha at kaguluhan ng isip, karamdamang hindi mapaknit sa isang iglap kaya niyang gawin ito, mga balakid na hindi niyo maitawid ang marapat ninyong itawid, sapagkat marami kayong dinaraanan na pasakit. Ang Ama ang tunay na kalayaan, ang Ama ang tunay na kagalakan, ang Ama ang tunay na buhay, lumbay kanyang pinaparam, tuwir ang kasiyahan at kagalakan ang kakamti ng sinuman. Kaya't ang sinumang sa kanya'y tunay at tapat na nagtitiwala, mapapatotohanan niyang buhay ang kanyang salita, pagpalain kayong lahat. Sa inyong lahat, pagpalain kayo, mga mahal ko, kasama si Apo Kunchi. Tayo na po!